Natagpo ang nakahandusay at wala ng buhay sa banyo ng kanilang bahay ang Batikang TV host na si Pepe Pimentel. At kasunod po ng cremation ngayong gabi ay ibuburol sa kanyang tahanan si Tito Pepe na nakilala sa game show na Kwarta o Kahon. Narito po ang report. Mula sa pagiging host ng student canteen dito sa GMA hanggang sa pagpapasaya sa mga manonood sa kanyang noontime game show na Family Kwarta o Kahon, maraming Pilipino ang napamahal sa Batikang TV host na si Jose Pimentel. Gayunman, hindi lang sa showbiz umikot ang buhay ni Tito Pepe. Minsan din siyang naglingkod bilang chairman ng kanilang barangay. Pero kaninang umaga, natagpuan siya ng mga kaanak na nakahandusay at wala ng buhay sa banyo ng kanyang bahay sa Quezon City. Hinala nila na dula si Tito Pepe habang naliligo. Wala naman silang nakikitang foul play kaya di na pinaimbestigahan ang insidente. Gayunman, balot sila sa lungkot sa kanyang pagpanaw. Mabait po na dito si Tito Pepe. Actually, siya nagpa-aral sa akin. Marami siyang pinag-aaral, mga pinsang ko. Ginunitaring ng aktor at pamangkin ni Tito Pepe na si Lito Pimentel naging ambag ng TV host sa industriya ng showbiz. Malaki ang naing contribute niya sa industriya, sa lalo na sa game show. A lot of people from the industry respect my Tito Pepe a lot. Maging ang dating co-host ni Pimentel sa Family Kwarta o Kahon na si Encar Benedicto, di raw malilimutan ang pagiging palabiro ni Tito Pepe. Maraming salamat, Tito Pepe, for making everyone happy in the show with Kwarta o Kahon. Alam mo naman, ikaw ang comedian, tunay na comedian in your heart and in soul. Matapos i-cremate ang labi ni Pimentel ngayong gabi, ay nakatakda siyang iburol sa kanyang tahanan. Pumanaw si Pepe Pimentel sa edad na 82. Para sa saksi, Steve Delisa nag-uulat.